Ay, mahal ko ang ate ko. Kung hindi, ah, mahal ko ang kapatid ko. Yung gano'n. Pero totoo nga ba na mahal mo ang iyong kapatid? May mga magkakapatid na kung titingnan mo sila, very close. At nakakainganyo silang tingnan na malapit sila sa isa't isa. Nandoon yung pag-iintindihan, nandoon yung pagkakaunawaan nila, no? Masaya silang nag-uusap. Masaya silang nagbibigayan. Masaya sila pag nagkita-kita. At ito, kinatutuwa ng kanilang magulang na makita sila na ganoon sila kasaya. Kung wala naman na silang magulang, kahit ang mga ibang tao, pag nakita nila na napakaganda ng samahan ng magkakapatid, isang inspirasyon para sa kanila yun, o encouragement, ay ang sarap nilang tingnan. Sa Bible, gusto kong bigyan ninyo ng pansin yung ano, bigyan natin ng pansin yung si Cain at saka si Abel. Ano. Hindi naman natin sasabihin hindi mahal ni Cain si Abel, ano, dun sa lumang tipan. Hindi rin naman natin sasabihin hindi mahal ni Abel ang kanyang kapatid. Ano. Pero dumating yung panahon na nagkaroon ng hindi magandang damdamin si Cain doon sa kapatid niya. Bakit? Bakit kaya kung iisipin mo? Sa mga nakakaalam ng kwento ni Abel at saka ni Cain, kahit sa mga Sunday school children, alam nila na napatay, pinatay ni Cain si Abel, no? At tinanong nga ng Diyos si Cain, si Cain, sabi niya, nasaan ang iyong kapatid? Ang sagot ni Cain, ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Am I my brother's keeper? Sabi niya. Sinabi ng Diyos na nakarating sa kanya yung daing ng kapatid. Dito makikita natin na nagkaroon ng damdaming hindi maganda si Cael, kaya ninasa niya na patayin ang kanyang kapatid. Alam niyo ba kung ano dahilan? Dahil sa pumasok na inggit doon sa puso niya. Ang magkapatid na Ismael at Isaac, yung anak ni Abraham. Nagkaroon din naman ng mga pangyayari na ginawan ng katatawanan. Kasi sa English sabi, ginawa siyang laughing stock. Yung ginawa ni Ismael na parang, kumbaga sa panahon natin ngayon, sinutil-sutil niya si Isaac. At doon nagalit ang tatay nila, no, si Abraham.
Doon naman sa magkapatid na Esau at si Jacob, no? Nagkahiwala ang magkapatid na to dahil din sa isang pangyayari na kailangang tumakbo si Jacob. Layuan niya ang kanyang kuya, ang kanyang kapatid. Dahil galit na galit si Esau sa kanya, kay Jacob. Kaya ang sabi ng nanay nila, pumunta ka doon sa aking kapatid, sabi niya. Magtago ka doon, punta ka doon sa kapatid mong si Laban. Ano kaya ang nangyari doon, no? Doon sa una, nag-take advantage. Paano ko ba itatagalog yun? Sinamantala. No? Sinamantala ni Jacob yung pagkagutom ni Esau. Kasi nagluto ng pagkain si Jacob at gutom na gutom si Esau, kaya sabi niya, paingay naman ang niluto mo. At ang sagot ni Jacob sa kanya, ni Jacob, bibigyan kita ng pagkain, sabi niya. Pero ang kapalit nito ay ang iyong birthright, ang iyong karapatang maging panganay. Dahil sa gutom, hindi na nag-isip si Esau. Sabi niya, sige, bibigay ko sa iyo ang aking birthright. Maaring nung naibsan na yung gutom ni Esau, naalala niya, wala na siyang birthright. Wala na yung pagkapanganay na ibigay na niya kay Jacob. At ang higit sa lahat na hindi magandang nagawa ni Jacob ay ang blessing ng ama. Ang blessing ni Isaac ay sa kanya napunta. Ang pagpapala na dapat ay mapunta sa panganay ay napunta kay Jacob. Kasi ang nanay naman niya ang naging dahilan para mapunta sa iyo yung blessing na ibibigay ng ama mo. Sabi niya, halika. Kaya doon sa pagkawalan ng karapatan niya bilang panganay ni Esau at yung pagpapala na dapat ay mapasa kanya na ibibigay ni Isaac noon ay napunta kay Jacob. Dito nagalit si Esau noon. At na mabilis na mong mag-isip ang nanay nila. Sige, tumakas ka na, takasan mo ang galit ng kapatid mo. Punta ka doon sa aking kapatid, doon ka muna tumira. Meron din yung panahon na nagalit na rin yung magkakapatid naman dito ng mga anak ni Jacob. Nagalit naman sila kay Jose, kay Joseph. Yung mga panganay na kapatid ni Jose ay nagagalit kay Jose. Unang-una, dahil kasi paboritong anak ni Jacob si Jose. Iginawa pa nga ni Jacob ng napakagandang robe, ano, o damit si Jose, na nagpapakita na talagang natatangi ang pagtingin niya dun sa anak. Kaya yung mga panganay na kapatid ni Jose
Nagagalit sila sa kanya. Lalo na at ang kanyang mga panaginip, ang kanyang panaginip ay nagkaroon ng kahulugan na ang kanyang mga kapatid ay yuyukod sa kanya pagdating ng araw. Kaya yung mga nakakatanda mga kapatid niya, nagagalit sila sa kanya. At kung alam natin yung kwento na siya ay ipinagbili. Sa halip na pabayaan siya dun sa balon na kanilang pinaglagyan, ay naisip nilang ipagbili na lang sa mga merchandisers. Hanggang sa nakarating siya sa Ehipto, at sa kabila ng napakarami niyang hirap na dinanas doon, ay naging matagumpay siya. Dito mga kapatid, sa mga kwentong ito, may mga pangyayari na nagiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalayin ng mga magkakapatid. Pero sa ating panahon ngayon, dito ko gustong tanungin niyo at sagutin ninyo sa inyong sarili. Mahal niyo ba ang inyong kapatid? Maaari nyo sigurong tanungin, mahal ko ba ang aking kuya? Mahal ko ba ang aking ate? Mahal ko ba ang aking nakakatandang kapatid? O nakababatang kapatid? Sa panahon ng taghirap kaya? Sa panahon ng gaya nito na yung ating kayang pagkain o ating pangangailangan sa tahanan, ang pangangailangan ng ating mga katawan ay tama lang para sa atin. Maibibigay pa ba natin o maisishare pa ba natin yung iba sa ating mga kapatid? Yung tama lang na pangangailangan mo sa iyong physical na katawan, maisishare pa ba natin sa kanila? Kung yun ay tama lang na pangangailangan mo. Alam nyo, minsan pagka nahihirapan kang mag-budget na tapos darating yung kapatid mo. Kuya, o ate, kaya. O kung hindi, yung nakakatanda pa yung lalapit sa minsan yung kuya mo o yung ate mo ang pupunta sa iyo at ikaw ang merong sapat lang para din sa pamilya mo. Isishare mo pa ba yung nandiyan na para sa iyo? Maaring gusto mo mag-share, Pero nagagalit naman ang iyong asawa o nagagalit ang iyong mga anak. Bakit magbibigay pa kayo? Di bahala naman sila sa buhay nila. Di ba ganun? Tama lang ito sa atin . Yun ang sasabihin ng ating mga kasambahay. Pero tama ba na hindi tayo mag-share kung talagang walang-wala siya? Doon natin ipakikita yung pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kapatid,
nakakatanda man ito o nakakabata. Itong panahon ng pandemic ay ano yun, marami ang totoong nahihirapan dahil marami naman na yung mga nawala ng trabaho. Yun naman dati nang walang trabaho at nabibigay ng mga ayuda, hindi ba mas nakabuti sa kanila, no? Pero sa mga nagtatrabaho na nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, eh nahihirapan sila kung paano ang gagawin sa buhay nila. At eto rin yung panahon na iisipin mong huwag nang mag-share. Sa mga anak ko lang, ikulang ito eh. Maaaring sabihin ito ng tatay at nanay. O sa aming magkakapit lang ito, hindi na namin pwedeng i-share. Ganun ano. Pero kung ikaw ay kapatid na mapagmahal, kapatid na nananampalataya na hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan kung ikaw ang mag-share, magbibigay ka talaga. Bibigyan mong iyong kapatid na talagang walang-wala kung meron ka. Dito rin makikita yung pagmamalasakit mo sa iyong kapatid. Alam niyo, minsan may mga magkakapatid na nakakalukot tingnan kung sila'y nasa isang bahay. Ito yung inaobserbahan ko mula noon hanggang ngayon, na may magkakapatid na pag nagkatampuhan na, hindi na sila nag-uusap kahit na iisa yung bahay na tinitirhan nila. Pinagtatagal pa, para bang napakahirap para sa kanila ang magpatawad. Napakahirap para sa kanila ang makalimot para sa hinanakit. Pero ito ba ay masasabi natin karapat dapat sa paningin ng Diyos? Dapat ba nataglayin ng isang mananampalataya yung tampo, yung galit, yung pagdaramdam para sa isang kapatid? Kung mismong sa iyong biological na kapatid, sa isang sinapupunan kayo ng galing, eh kaya ninyo, kaya mong tiisin ang iyong kapatid na hindi ka usapin. Kaya mong hindi pansinin ang iyong kapatid kahit kayo'y nasa isang bahay. Hindi lalo pang magagawa mo ng hindi pansinin o bigyan ng pansin ang iyong kapatid sa iglesia. Ang iyong kapatid kay Kristo na minsan, paminsan-minsan mo lang siyang nakikita. Yun nga ang biological na kapatid mo. Kasama mo everyday, no? Araw-araw. Nagkakabunggo ang balikat kayo. Pero hindi mo siya kayang patawarin at yakapin. E di, mas lalo nang magagawa mo ngayon doon sa hindi mo biological na kapatid. Kaya yung katanungan na mahal mo ba ang iyong kapatid? Kayo din lang mismo ang makakasagot niyan. Sa totoo lang, masarap tingnan ang masayang magkakapatid, nagpapatawaran, nagkakaintindihan. Hindi naman natin maiaalis yung
may mga pagtatalo-talo, no? May mga argumento sa buhay. Dahil tayo naman kasi pinanganak na iba-iba. Iba't iba ang ating panuntunan sa buhay. Hindi tayo magkakapareho ng opinion sa buhay. Kasi magkakaiba naman ang ating mga damdamin. Pero bakit tayo nagkakaisa? Bakit sa kabila ng pagkakaiba-iba ng damdamin, ng opinion natin sa buhay, ay may mga magkakapatid na nagkakaisa, na nagmamahalan, makikita mo yung pagmamalasakitan. Meron nun. Dahil sa pag-ibig. No? Napakasarap damahin yung kahit alam natin na mali yung ating kapatid minsan. Eh, kaya natin silang unawain kasi dahil sa pag-ibig. No? Kung minsan sabihin natin, ah, mahal ko yan. Mahal ko yung kapatid ko. Pero oras na nagalit ka, ang tagal-tagal bago mo siya mapatawad. Pag-ibig pa ba yun? Minsan sasabihin natin, paborito naman kasi yan ng tatay ko at saka nanay ko. Paborito nila ang ate ko. Mahal nila ang ate ko. Mahal nila ang kuya ko kaysa sa akin. O mas mahal nila si bunso. Kasi bunso yun. Mga ganun ba, no? Pero kung aalisin natin yung ganung damdamin, magkakaroon tayo ng masayang tahanan. Alam nyo, may mga bata na nasa Sunday school na naisipan ng teacher nila na mag-drawing sila ng bahay. Sige, sabi ng teacher sa Sunday school, mag-drawing kayo ng bahay, sabi niya. Kasi, sabi niya, ang lesson natin ay tungkol dun sa happy home at happy family, sabi niya. Pero itong happy home, sabi niya ng teacher, ay nandoon yung kalapati sa loob ng tahanan. Alam niyo, sabi ng teacher, yung kalapati, sabi niya, siya yung nagpapakita na may kapanatagan at kapayapaan sa loob ng tahanan. Kailangan, sabi niya, may tao doon sa loob ng bahay na inyong i-drawing. Tapos, ilagay ninyo kung nasaan, i-drawing din ninyo yung kalapati, kung nasaan yung kalapati doon sa bahay niyo. Nag-drawing ang lahat ng mga bata at inilagay nila na yung kalapati nasa loob. Pero may isang batang natatangi na yung kalapati ay nandoon lang sa bintana. Nakaharap doon sa loob ng bahay, pero nandoon lang siya sa bintana, nakatayo. Ngayon sabi ng Sunday school teacher, o bakit naman ang ginawa mo nandito sa labas naman yung kalapati mo? Bakit hindi mo inilagay sa loob? Ang sagot ng bata, eh teacher, wala namang kalapati doon sa loob ng bahay namin . Bakit? Eh kasi lagi namang nag-aaway ang tatay ko at saka nanay ko. Kaya wala pong kalapati doon sa bahay namin. Nandun lang po sa loob, nandun lang po sa labas, hindi po makapasok sa loob yung kalapati. Sabi niya.
Minsan sa isipan ng ating mga anak, ano, tayo namang mga magulang, hindi natin siguro napapansin na pagka maingay tayo, pagka ang nanay, laging maingay, laging galit, pagka ang tatay, ganun din, no, mainitan ng ulo, dahil napapagod din, ano, o napapagod sa pakikinig ng kasasalita ng nanay, ano. Hindi natin napapansin na yung ating mga anak ay affected pala, no. Nakikita nila na hindi payapa ang bahay, hindi masaya ang bahay. Kasi wala namang ginawa kundi magalit ang nanay, magbunga nga ang nanay. Ngayon, pag narindi naman ang tatay, nagagalit din ang tatay. Yung ganun, kung hindi wala ng kibuan sa loob ng bahay, nawala ng masayang atmosphere. Wala yung masayang kapaligiran tuloy dun sa loob ng bahay. Dahil sa kagagalit ng nanay at kagagalit ng tatay, affected ang mga anak, no? Kaya siguro dapat din mag-isip-isip ang mga tatay at nanay para magkaroon din naman tayo ng happy home o happy family. Hindi natin maialis yung paminsan-minsan may mga pagkakaintindihan dahil nga sa iba't ibang opinion ng tao. Pero kung tatahimik ang isa at mag-iisip, sasabihin natin na pairalin natin yung pag-unawa. Pairalin natin yung pag-ibig. At uunawain natin na yun yung opinion niya, na magkakaiba kayo ng opinion. Eh, maiaayos natin at magagawa natin magkaroon ng tahanang masaya. Pamilyang masaya. Magagawa nating pairalin ang pag-ibig. Di ba napakasarap pa damdamin na yung pag-ibig at pag-unawa ang ating pairalin sa ating mga buhay? Kasi napakadali namang sabihin natin na mahal ko naman ang nanay ko, mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang aking mga kapatid. Doon lang ba sa panahon ng ano, ng wala kayong kaguluhan? Pero pag dumating na yung kaguluhan sa buhay, sa bahay, sa buhay, eh nawawala ba yung pag-ibig? Hindi na ba natin pinaiiral yung pag-ibig? Alam natin na sa 1 Corinthians 13, ano? Yung buong chapter, yun ang basahin natin. Maaaring hindi natin ma-perfect. Hindi natin ganap na masunod ang lahat ng ito. Pero sa tulong ng Diyos, hihingin natin na gabayan niya tayo. At yung nasa 1 Corinthians 13, ito yung love chapter. Magagawa natin ito sa tulong ng Panginoon. Sa panahon ng ating kaguluhan, unay tulungan natin yung ating mga sarili na manahimik muna. Pag naguguluhan ka, huwag ka munang magalit. Manahimik ka muna. At hingin mo sa Panginoon ang kanyang paggabay. Makikita ninyo na hindi kayo magkakaroon ng magulong
tahanan. Magkakaunawaan ang bawat isa bago dumating ang gabi. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, sinabi na ano eh. Huwag mong pabayaang abutan ng gabi yung galit mo. Kailangan dun sa araw din na yun, nawawala yun sa ating buhay, sa ating puso. Ay yun namang mga iba, dahil nagdamdam sila dun sa kapatid, o nagdamdam sila dun sa anak nila, nagdamdam kaya sila sa asawa nila, Isos, pagkay haba-haba na ng panahon, hindi pa sila nagpapatawad. Ano yun? Pag-ibig pa ba ang sumasakop sa iyong pagkatao? Doon sa panahon na hindi ka marunong magpatawad at hindi ka marunong makalimot. Alam niyo, may isang kwento na ano eh, sabi. Brother, sorry ha. Yun nga palang ano, sinabi mo na sabihin ko kay kapatid na ganito eh. Hindi ko na iparating kasi nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko kung ano yun na isinabi mo. Ano na nga ba yun? Natawa yung kapatid na tinanong. Eh talagang ang makakalimutan mo, brother, kasi isang buwan na yun ngayon eh. Ay oo nga. Ipaalala mo nga sa akin, ano na nga ba yun? Eh ako rin, brother, nakalimutan ko na. Ayun, ganun. Ngayon, iisipin mo. Mas mabuti pa sa'yong maging makakalimutin. Kaysa hindi ka makalimot. Kasi ibig sabihin, kung makakalimutin ka, madali kang magpatawad. Pero kung hindi ka makakalimutin, eh hindi mo malilimutan yung mga bagay na nagpasakit ng damdamin mo, hindi ka makalimot dun sa kinaiinisan mo, kaya taglay mo hanggang ngayon yung galit mo, no? Hindi mo na naisip na hindi ka naman magiging kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Ang taong marunong makalimot ay tao ring marunong magpatawad. Huwag mong patigasin yung puso mo sa mga bagay na maglalayo sa inyo ng iyong mahal sa buhay. Ano ba mapapala mo dun sa isang buwan na o dalawang buwan na taglay mo pa rin sa puso mo ang pagdaramdam mo sa iyong kapatid? Pero alam mo ba kung marunong kang makalimot, marunong kang magpatawad, at kung nagpatawad ka na, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Pero pag hindi ka nakakalimot at hindi ka nagpapatawad, alam mo ba, ikaw matalo, mangungulubot ka na, papayat ka pa sa kaiisip, wala kang kapayapaan pag nagkaharap kayo. Gusto mo bang taglayin yung ganong damdamin? Sa mga anak ng Diyos, sana'y maisipan ninyo na i-clearing yung alisin ang anumang sagabal sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Paano natin masusunod yung kagustuhan ng Panginoong Diyos na tayo ay magmahalan? Love one another. Yung bang mahalin mong iyong kapwa?
Paano mo mamahalin yung iyong kapwa, yung iyong kapatid na hindi mo kasambahay? Kung yung mismong kapatid mo na kasambahay mo ay hindi mo kayang mahalin at patawarin. Alam mo, yung pagpapatawad, napakahirap ibigay pagka wala kang pag-ibig. Pero kung umiibig ka, kung ang pag-ibig ng Diyos ang nag-aahari sa iyong buhay, marunong kang magpatawad, marunong kang makalimot, magiging masaya ang iyong buhay. Kalimutan natin ang lahat ng mga nagpapalungkot sa buhay natin. Kalimutan natin ang lahat ng nagpapabigat sa ating damdamin. Punuin natin ng pag-ibig at pag-unawa ang ating mga puso. Tama na yung magalit ka saglit, dahil natural lang yun. Pero huwag mong paabutin ng gabi. Kasi minsan may mga magkakapatid na kumakain na kayo't lahat, tahimik pa rin kayo. Paano? Paano nyo kaya nalulunok ang pagkain kung naiinis ka? Masamid-samid ka pa dyan. Yung iba naman, ang gagawin nila, hindi sila sasabay sa pagkain kung andoon yung kinainisin nilang kapatid. Kaya dito kailangan ng mga magulang maging clever sila. Ito ang trabaho ng nanay at tatay. Ang nanay at tatay kailangang mga observant yan. Sila ang mag-aayos sa mga anak na matitigas ang ulo. At higit sa lahat, matitigas ang mga damdamin. Kaya may, yan ang silbi natin ng mga nanay at tatay. Kailangan titingnan natin sila. At kung ayaw nila, nanay ka naman o tatay ka naman, yun ang karapatan mo ngayon, magalit ka. At itumpak mo sila. Alam din natin na tayong mga magulang ay binigyan ng Diyos ng mga anak. Ito ang regalo ng Diyos sa atin, mga anak natin. Kaya karapatan natin na hanggat nasa poder natin sila, iaayos na natin sila. Dahil kung ngayon na nasa poder natin ang ating mga anak, ay hindi natin sila maayos. Paano pa kaya pag nagsipag-asawa na yan at may kanya-kanyang pamilya na? Eh di mas hindi na natin kayang ayusin yung mga iyan. Ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, responsibilidad na.